ano ba yung expect mo? Ngayon, balik ako sa vampire dating ko, which is refreshing kasi from heavy drama. Kaya nag-challenge na naman ako sa comedy. And it's been a long time since I last taped an episode for Vampire and Daddy ko. So medyo naninibago pa rin. Tapos, balik ako sa The All-Stars and nakafocus ako ngayon sa pag-promote ng album. Na matagal ko na rin na wini-wish na ma-launch. When did you already launch it? Not yet. Pero nandun pa kami sa processing ng promotion na printing since we're doing it independently. So, medyo matagal yung proseso talaga. Pero hindi naman ako nagmamadali kasi sabi ko nga gusto kong maging sure sa lahat since this took years then to make. So sabi ko okay lang na medyo matagal siya at least sure ako dun sa outcome. Original song. So, meron siyang 8 tracks sa album. Yes. May mga ibang songs din na sinulat ko with my friends. Anong genre ng mga songs na song? Generally, tungkol siya sa love, tungkol siya sa struggle sa life. Kumbaga parang personal struggles, ganun, finding your passion, pursuing your dreams. Yung typical na pinagdadaanan ng nasa age ko, siguro. Oh, Tagalog songs? May mga Tagalog. Tatlong Tagalog yun, tatlong. Siguro mga apat o limang English. All original. And though hindi ako masyadong sure kung anong genre siya kasi parang ayoko rin siyang ikulong sa mga re-rock or alternative. Kasi parang sa akin fusion siya ng lahat ng influences ko eh. Kasi I listen to a lot of kinds of music. Iba-iba. From pop to alternative to rock to new wave. Lahat-lahat to punk. So medyo siya, para sa akin eclectic siya. Personally, yung songs ko, sinimulan ko siya mga 4 years, 5 years ago. Sa laptop lang. Kumbaga, nung time kasi na yun, nasa Bulacan ako, wala akong ibang napupuntahan. Yung friends ko nasa Quezon City, so hindi ko sila ma-invite sa bahay dahil malayo. So, ang pinaka-outlet ko na lang is paggawa ng mga songs. Actually, na-inspire ako sa isang 80s na band, yung The Sundays. Yun yung siguro major influence ko sa pag-create ng mga melodies. Tapos, after ilang years, may mga nakilala akong mga musicians na tumutulong sa akin sa pag-aareglo ng mga the music, sa paglalagay ng kung paano yung technical side. Kung paano yung proper way of recording. So, tinuruan ako. Tapos, along the way, parang nadadagdagan yung mga influences ko kasi syempre yung mga pinapakinggan nila, pinapakinggan ko na rin. So, yun, gumagawa kami. Kasi, parang interested talaga ako sa collaboration with other people. Kasi doon ako natututo kung ano yung mga experiences nila, kung ano yung mga interest nila, nagiging interest ko na rin. So, along the way, nagre-record kami, tapos nag-jam kami. So, dumating sa point na yung mga songs na na-record ko way back, mga 5 years ago, ay na-record sa totoong recording studio. Na parang nung dati, hindi ko naman talaga plano mag-release ng album na ako yung susulat. Kumbaga, may mga na-release na rin naman akong albums before na pinapaubaya ko lang sa label. Parang they just give me songs and parang ito yung gusto namin image sa'yo. So, sunod lang ako and then I sing it. And then I follow what they tell me to do. So, ngayon parang nandun na ako sa point na this is what I've been doing all along. Tapos, parang dumating na sa point na ito pala talaga yung gusto ko. And ito pala talaga yung gusto kong i-represent. May title na Glaiza?
Synthesis. Actually, itong title na to galing kay Benjamin. Kasi yung concept ng album is iba-ibang artwork from different people. Dahil nag-contribute din ng songs dito yung mga friends ko, like sila Angelica Panganiban, si Alessandra De Rossi, meron akong track with her, si Gina Ortalesa, nag-contribute ng album artwork. Tapos, since si Benjamin, into literature, so nagtanong ako one time sa kanya na kung ano ba yung mga ibang words na pwedeng mag-represent dun sa collaboration, sa fusion. So nagbigay siya ng list sa akin. Sa synthesis, okay nga, cool pakinggan. Parang, sige, synthesis. And I also want na yung mga tao na nakatrabaho ko before o yung mga naging importante sa akin o nagkaroon ako ng connection ay masama dito sa album na to. Hindi lang naman from showbiz, marami din mga tao na wala sa showbiz na talagang nag-contribute for this album. Kasi hindi ko siya ima-acknowledge solo project ko lang. It's collaboration of different works from different people. Kaya sa synthesis. The one producer. Yes. So, ikaw lang mismo, isa? May mga katulong ako. Kaya nga, yung title ng album, Synthesis, kasi hindi lang din sa solo effort. Kumbaga, generally, ako lang din yung nagpo-put together and siguro yung pag-execute or pag-implement na kumbaga parang sa production manager. Ganon, parang ako yung ito yung lalagay natin dito, ito yung gagawin natin for this. Pagka hands-on ka. Hands-on talaga. Kasi hindi pwede mo, hindi eh. Dahil, which is sa akin, na-excite ako dun sa ganong proseso. Dahil, na-educate ka rin na, ito pala talaga. Kaya yung mga ibang producers, very specific din sila sa pagpupuunang project. Dahil, siyempre, investing yes your time, your money, and siyempre yung mga tao na kausap mo rin. Ang title niya, Dusk Till Dawn. Na nakapag-shoot na ako ng Dusk Till Dawn. Meron nga daw na movie. Horror siya na B-movie ba to? Hindi naman B-movie. Kasi parang horror. May mga iba ako naririnig nga. Anyway, Dusk Till Dawn yung title. Actually, yung kwento nito, may assignment lang ako sa isang director ko. Kasi gumawa kami ng movie noon, Madaling Araw, Mahabang Gabi. Tapos sabi niya sa akin, gusto niyang ipa-areglo ng ibang melody, yung isang song ni Idona, parang matagal na song na siya, na part siya ng Philpop before. Tapos gusto niya yung lyrics, yung melody, parang sobrang old school. Pinagawa na ulit sa akin. Tapos nirecord namin, tapos apparently nagkaroon ng problema sa copyright. So, ginawa namin ng English. So, we made totally different song. Tapos, nai-record siya until, parang sige, isama na natin sa album. So, ito yung isa sa mga unang-unang songs na na-record namin for this album. Tapos, nakapag-shoot na rin kami ng music video for this. Tungkol siya sa hindi pag-give up sa mga pangarap. Kumbaga, syempre, di ba, lalo na yung fashion, medyo mahirap siyang ma-distinguish or mahirap siyang malaman agad-agad. Well, lucky for, or hindi naman lucky, parang good for other people na umpisa pa lang alam na nila kung ano yung gusto nila sa buhay nila. Like yung mga bata pa lang nagbabayolin na, bata pa lang sumasayaw na. Pero may mga tao kasi na ang daming choices. Madami silang choices. Madami silang tinatry ng mga iba't ibang bagay. Na sa tingin nila, yun yung gagawin nila for the rest of their lives. So, etong mga choices na to, parang nadaanan nila ng matagal. At yun, dumating sila sa point na ma-realize
lyrics nila, ah, okay.